Oras na para sa maiinit na balita. Sa bisperas ng pagbubukas ng 15th Congress, Senador Kiko Pangilinan umatras na sa laban sa pagka-Senate President. Posibilidad na pananatili ni Senate President Juan Ponce Enrile sa pwesto, lalo umuugo. Batas ang pambansa, puspusan ang inihahanda ngayong bisperas ng unang State of the Nation Address ni Pangulong Noynoy Aquino. Mural ng miyembro ng bagong Kongreso, ikinabit na. Mga pulis naman sa paligid ng batas na nakapwesto na. Mga militanteng magrarally, kasado na rin. Shell, mahigpit na minomonitor ang kanilang supply matapos maapektuhan ang tigil operasyon ng oil pipeline na hinihinalang pinagmula ng gas leak sa isang condo building sa Makati. Aktor na si Redford White, pumanaw na. Masayang love parade sa Germany, nauwi si Stampede, 17, patay. At taniman ng mga gulay na animoy galing probinsya, alamin kung saan dump site sa Metro Manila makikita. Pagsaluhan natin, may init na balita dito sa Balitang Hali. Umatras na sa karera sa pagka-Senate President si Senador Kiko Pangilinan isang araw bago ang pagbubukas ng 15th Congress. Lalo tuloy umugong ang posibilidad na si Senador Juan Ponce Enrile pa rin ang aharap na Senate President sa State of the Nation Address ni Pangulong Noynoy Aquino. Pero kung sakali, malaking tanong kung manggagaling ba sa MP Block o LP Block ang karamihan sa mga kasama niya sa mayorya. Ang mainit na balita din ni James Velasquez. Formal nang umatras si Senador Kiko Pangilinan sa karera sa pagka-Senate President. Sinabi ni Pangilinan na gusto niyang ituloy ang laban pero magiging dahilan naman daw ito ng pagkakahati-hati sa Senado. Inamin niya rin bigo siya makakuha ng 13 boto kaya nauwi sa deadlock o stalemate ang laban sa Senado. Hindi tinukoy ni Pangilinan kung sino o sino-sino ang iba pang kalaban senador na dahilan ng deadlock. Pero nitong mga huling araw, maugong nabitin din ang bilang na suporta para sa kalaban niya si Senador Manny Villar. Lalo tuloy umuugong ang balita posibleng manatili pa rin Senate President si Senator Juan Ponce Enrile. Si Senator Jinkoy Estrada kahapon pa sinabing si Enrile ang susuportahan. Now that Senate President Enrile is a force or is a candidate for the Senate presidency, I will have to support Senate President Enrile being a party mate and being my mentor in the Senate. Pero wala pa rin lina kung sino ang makakasama ni Enrile sa mayorya kung sakali. Matatanda sinabi ni Enrile na payag na siya manatili Senate President kung makakakuha siya ng 13 boto sa Senado. Malaking tanong tuloy kung suporta ba ng Liberal Party para kay Enrile ang dahilan ng pag-atras si Pangilinan. Ang posibilidad ng pagsuporta ng Liberal Party kay Enrile kahapon pa sinabi ng ilang source ng GMA News. Nakipagpulong pangaraw si Enrile kay Pangulo Noynoy Aquino at ilang opisyal ng Liberal Party. Dahil sa kabiguan ni Pangilinan na makakuha ng sapat na suporta sa pagka-Senate President. Kung hindi raw kasi kikilos sa Liberal Party, posible sa NP Block pa ni Senator Manny Villar pa makipag-alyansa si Enrile. Sa ulat nga ng isang news website, sinabi raw mismo ni Enrile na nagparating na ang grupo ni Villar na gusto lang manatili si Enrile bilang Senate President. Maratandaan itong Huwebes ay nagpulong din si Enrile at Villar. Ayon kay Senator Tito Soto na nasa pulong din daw, naging pagkakataon yun para maayos ang dalawang kanilang di pagkakaunawaan na nabuo sa kainitan ng investigasyon ng Senado sa C5 Extension Road bagong election 2010. Ilang kaalyado rin ni Villar ang nasa meeting. Hindi idinetalye ni Soto kung hiningi ni Villar ang suporta ni Enrile o kung si Enrile ba ang humingi ng suporta sa kanila. Pero ang pag-amin ni Soto, malaking chance si Enrile ang maging Senate President. Marami sa mga miyembro ng bawat partido at iba pang mga grupo, lalo na yung mga independenteng katulad namin, ay pwedeng magsama-sama kapag si Senator Enrile ang tatakbo. Gayunman, wala pang katiyakan ng lahat hanggang di formal na nagbubukas ang 15th Congress. James Velasquez, GMA News. Umusbong naman sa Kamara ang tinaguriang Middle Block na suportado raw ang pagtakbo sa pagka-speaker ni Quezon City Congressman Sonny Belmonte. Sa ngayon, tiniyak nila ang pakikipagtulungan sa Administrasyong Aquino. Pero ayon sa ilang political analyst, posibleng hindi rin daw ito magtagal. Ang mainit na balita hatid ni Steve Dailisan.
Kasunod ng caucus ng Liberal Party at ng two-day seminar workshop ng Lakas Kampi CMD, nakita-kita naman ang isang bagong usbong daw na grupo sa Kamara na magsisilbing Middle Block. Sa ngayon, suportado nila si Quezon City Representative Sonny Belmonte ng Liberal Party, pero hindi raw ibig sabihin tiyak silang magiging Aquino-friendly. We will be in the middle. Pag meron dapat punahin, pupunahin. Personally, pag meron dapat punahin, pupunahin. So, we won't be a hardcore opposition. We won't be with the majority. We will be in the middle. Balancing ano kami, force in the house. At kung bilang din lang, tila hindi nga sila dapat maliitin. Nasa 80 na raw sila sa bagong house block. Mas marami sa 74 congressman ng Lakas Kampi CMD at mahigit 30% ng bilang ng suporta raw kay Belmonte sa pagka-speaker. Kasama sa alyansa ang puwersa ng Masang Pilipino, Nationalista Party at Nationalist People's Coalition, kaya naman di biro ang pangalan ng mga miyembro. Bukod sa anak ni dating Pangulong Estrada na si San Juan Representative J.B. Ejercito, kasama rin sa grupo ang anak ni Senador Manny Villar na si Las Piñas Representative Mark Villar, ang anak ni Vice President Jejomar Binay na si Makati Representative Abigail Binay, at maging anak ni dating Executive Secretary Leandro Mendoza na si Batangas Representative Mark Mendoza. We're signing to support the legislative agenda of the President and Speaker. Sa ngayon, malaking tulong nga ito kay Aquino. Pero babala ng political analyst na si Ramon Casiple, pwede magbaliktara ng mga ito oras na bumaba ang popularidad ng Pangulo. Ito raw ang posibleng dahilan kung bakit sa mga tinatarget naging deputy speakers ng Liberal Party, may kinatawa ng bawat partido. Mahalag raw kasing mapanatiling kontento ng Liberal Party ang lahat ng kaalyansa. Ang tendensya ng lahat ng yan, even those na hindi naging liberal, ay cooperative. But that does not mean na pag dumating isang panahon, siguro in-anticipate ng ilan dyan, na bababa yung popularity, magiging vulnerable na rin, sa public positions niya, ay possibly may ganong thinking. Bagay na tila pinatotohanan mismo ni Remulla. There are practical political considerations that are attached to this working coalition agreement because of certain dynamics of Philippine politics. And, Steve De Lisan, GMA News. Kumustahin naman natin ang mga paghahanda sa batas ng pambansa para sa kauna-unahang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Noynoy Aquino bukas. May ulat on the spot si Julius Segovia. Julius? Yes, June, tuloy-tuloy nga ang last-minute preparations dito sa batasan para sa kauna-unahang State of the Nation Address ni Pangulong Noynoy Aquino bukas. Sa entrada ng plenaryo, isa-isa nang pinapalitan ang mga litrato sa photo mural ng mga miyembro ng House of Representatives noong 14th Congress. Inaalis na ang mga larawan ng mga dating kongresista at pinapalitan naman ang mga litrato ng mga bagong halal na mambabatas na silang uupo sa 15th Congress. Wala na ring patid ang paglilinis sa lobby ng batasan. Magdamagan ng araw ang pagtatrabaho rito para masiguro lang na magiging maayos ang sona ni Pinoy. Ang mga kasamahan natin sa hanap buhay at ilang pang mamahayag, naghahanda naman na sa pagko-cover ng sona. Maaga pa lang, nag-set up na ng remote points sa loob at labas ng batasan ng mga TV station. Sa bukana na naman ng complex, ginagawa ang finishing touches sa seal o logo ng kamera. Mananatili namang naka-heightened alert ng pulisya hanggang sa matapos ang sona. Sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, nakakalat na ang mga pulis. May 8,000 puwersa ang ide-deploy ng NCRPO sa buong Metro Manila. 4,500 ang itinalaga sa Quezon City. 8 CCTV ang in-install. Nilagyan na rin ng CCTV ang harap ng St. Peter Parish kung saan papayagang magkilos protesta ang mga rallyista bukas. Nag-install din ang CCTV sa kanto ng Sandigan Bayan at sa harap ng batasan. Nakahanda na rin ang anti-riot police na babarikada sakaling magkagulo sa kilos protesta. Panawagan ni NCRPO Director General Roberto Rosales sa mga rallyista maging mahinahon sa pagpapahayag bukas. June, hanggang alas 6 lang ng gabi, pinahihintulutan ng pulisya ang mga rallyista na makapag-rally nga dito sa may St. Peter Parish. At yan muna ang mga pinakasarawang balita. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Julius Segovia. Tuloy ang paghahanda ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang unang State of the Nation Address na ngayon nasa ikatlong draft na. Pero ang inaabangang pakikinig sana rito ni ngayon kongresistang si Gloria Macapagal Arroyo, hindi mangyayari dahil hindi siya dadalo sa unang sona ng Pangulo. Ang mainit na balita hatin ni James Velasquez. Halos dilimas na po ang pondong dapat magagamit sana natin sa darating na mga buwan. Sa patikim pa lang na ito, sinabi na ni Pangulong Noynoy Aquino na kagulat-gulat ang mga maririnig sa kanyang sona.
lalo tungkol sa mga minanan niyang problema mula sa administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Pero hindi na ito personal na maririnig niya.